Yes, hello. Magandang syarat po sa inyo lahat. Once again, welcome here at JR Flores Channel. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat. Saan mang dako kayo ng mundo naroroon ngayon mula apari hanggang ulo. Ayan, ang mundo ko ay hindi pa rin lumalaki. Take note. Ayan, mula apari hanggang hulo lang talaga dan. And then, alam niyo na, ang susunod niyan is it bulaga na. Anyway, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. At para po itong sa mga baguhan pa lamang dito sa aking channel, please don't forget to press the like, share, and subscribe. And of course, our notification bell para ma-notify po kayo sa ating mga susunod pang mga videos. Ayan, ano na naman po ang pag-uusapan natin sa mga oras na ito? Last week, ang napag-usapan po natin. Paano ba kakalimutan o paano mo mabibitawan ang isang taong hindi naman naging sayo? At mga mayroon tayong mga advices doon para sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan. And now, pag-usapan naman po natin ang tinatawag natin or ang katanungang, pinipilit ba ang love? Sa tingin niyo, pinipilit ba ang pagmahal, ang pagmamahal? Yan po ay malalaman natin after this. Welcome back once again, guys. And nandito na tayo muli sa ating episode for today. Pinipilit ba ang love? Ayan, sa tingin nyo, pinipilit ba o dapat ba nating pilitin ang pagmamahal? Ayan, hindi of course. As in, never mo na matatawag na love yan, diba? Dahil ang love ay kusang dumarating yan. Kusang mong mararamdaman yan. Ayan. Kusang mararamdaman yan ng iyong puso. Kaya wag nating pilitin na mahalin ang isang tao na hindi naman itinitibok o wala naman sa nararamdaman ng iyong puso. Hindi mo pwedeng pilitin na mahalin ang isang tao na hindi mo naman talaga gusto. Kahit pa sabihin nating mahal ka niya, pero di mo siya mahal, e pipilitin mo ang sarili mo para mahalin siya dahil naaawa ka lang sa kanya at ayaw mo siyang masaktan. Pag pinilit mo yan, darating ang araw na ikaw naman ang masasaktan. Dahil pag dumating ang araw na tumibok ang iyong puso para doon sa ibang tao, hindi mo na magagawa, lalo na kung ikaw ay nakatali ka na doon sa taong pinakasamahan mo na hindi mo naman mahal. Diba? And one more thing. Pag pinilit mo ang sarili mo doon sa taong hindi mo naman gusto, lalabas at lalabas na parang pinapaasa mo lang siya. At yun ang pinakamasakit para doon sa taong pinapaasa mo siya. Pinaasa mo siyang magiging kayo. Pinaasa mo siyang mamahalin mo siya. Ngunit pagdating sa huli, hindi mo na ipadama sa kanya ang tunay na pagmamahal. Dahil wala doon sa puso mo ang pagmamahal mo para sa kanya. At dumating yung oras na may nakita kang iba at doon tumibok ang iyong puso. Sobrang sakit, inaasa mo lang siya. At yun ang mas masakit. Ang paasahin. Diba? Kung pinilit mo ang sarili mo sa kanya dahil naawa ka sa kanya, dahil ayaw mo siyang masaktan, mas lalo mo siyang sinaktan dahil pinaasa mo siya.
At umasa rin naman siya na mamahalin mo siya. Yun ang pinakamasakit. Mas maganda pa siguro nun yung maging open ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya or ipaintindi mo sa kanya na hindi mo siya kayang mahalin para at least hindi siya masyadong masaktan. Hindi siya aasa. Diba? At para doon sa mga taong nabasted na or na-reject, you have to accept it. Hindi naman ibig sabihin na na-reject lang yung feelings. Yung feelings mo ay wala nang magmamahal sa'yo. Meron yan. Hindi nga lang siya. So wag mong pakabababain yung sarili mo kung na-reject ka o nabasted ka. Mayroong magmamahal sa'yo. Hindi nga lang daw yung siya na pinapaasa ka lang. Masakit ang mabasted or ma-reject. Pero mas masakit isipin na naging kayo nga pero wala naman pala ang nararamdaman para sa'yo. Diba? Masarap yung magkasama nga kayo. Pero iba naman ang nasa isip o ang nasa puso ng kapareha mo. Sa simula lang yung sakit na yan, sa simula lang yung nararamdaman na sakit ang iyong puso, mas okay na yung ma-reject ka at least habang mas maaga, alam mo na hindi kayo para sa isa't isa. Minsan kasi ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Ikaw lang ang nagpapakahirap. Ngunit pwede ka namang mag-move on. Magpalaya. Move on. Or huwag mong hanapin. Yun ang pinakamaganda doon. Huwag mong hanapin yung taong magmamahal sa'yo. Dahil gaya nga po nang nasabi natin sa mga una natin naging topic, ang pag-ibig po ay kusang dumarating yan at kusang nararamdaman ng puso. So, kung hindi kayo para sa isa't isa, huwag mong ipilit. Go and move on. Enjoy your life being a single until dumating yung time na yun na mandyan na sa harapan mo ang sinasabi nating magpaparamdam sa iyo ng tunay na pagmamahal. Di ba? Ayan. Minsan kasi, yun lang. And then, ang love kasi, gaya nga na nasabi ko kanina, ay kusa yung nararamdaman. Or hindi mo namamalayan kung minsan ang pagmamahal. Minsan, hindi mo rin namamalayan na nasa harap mo na pala. Hindi mo nararamdaman. Nandyan lang sa iyong harapan. Kaya lang hindi mo napapansin dahil nakafocus ka doon sa taong gusto mo na hindi ka naman gusto. Lumingon ka. Tumingin ka sa iyong paligid. Magmasid-masid ka. Kadalasan, andyan na sa iyong harapan. Kumbaga, tutuklawin ka na. Ayan, diba? Minsan din, huwag kang magpakamartir. Huwag kang magpakamartir kasi nagmumukha ka lang nakaawa-awa o ang tinatawag natin, nagmumukha ka lang tanga. Di ba? Pinipilit mo ang sarili mo sa taong wala namang pagmamahal na nararamdaman para sa iyo. Huwag kang mag-focus sa isang tao kasi merong tao na tunay na nagmamahal sa iyo ng totoo. Hindi mo lang pinapansin. Kaya minsan, buksan mo ang iyong puso at isip. Or in short, huwag kang manhid. Kasi minsan, yung taong binabaliwala mo ay siya na pala yung taong magmamahal sa iyo ng totoo. Stay positive.
keep calm and accept the fact that you can force or you cannot force someone to love you back. Diba? Kasi hindi mo naman hawak ang puso ng iba. Tama ba? So yun lang ang masasabi ko. Huwag nating ipilit ang ating sarili para dun sa tao o sa isang bagay na hindi naman naging atin. Gaya nga nang sabi ko nung sa utang natin mga tapos. Huwag tayong mag-focus sa isang bagay. Matuto tayong lumingon. Matuto tayong tumingin sa ating kapaligiran. Marami dyan. Nakapaligid lang sa iyo. Ngunit hindi mo nararamdaman. Pero, pag natumbok lang yung puso, ang taong yun, pusa mo yung maramdaman. Yan. Pusang titibok-tibok ang iyong puso. Uy, ayun na. Siya lang pala. Diba? So, huwag mong gawing inspirasyon ng buhay mo. Huwag mong gawing sangkalan ng iyong buhay na sasabihin mo na pag hindi mo ako minahal, ay baliwala na ang lahat sa akin or magguguho na ang aking mundo. Yeah. Contento ka na ba doon sasabihin na, sige na, mahal na kita. Pero, hindi naman doon mula sa puso yung sinasabi niya, mahal na kita, di ba? Mas masasaktan ka lang. Huwag kang umasa. Hindi lang isa ang tao, maraming tao sa mundo. Diba? So once again, maraming salamat muli po sa inyong lahat sa munting aral na ito. At sana po ay huwag po kayong magsawa sa pakikinig sa aking mga lessons na ginagawa para din po ito sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga umiibig pa lamang dyan. Ayan. And of course, next Friday po, same time, 8 a.m. Pilipinas time, ang pag-uusapan naman po natin ay ang tinatawag natin best frenemy. Best frenemy or from best friend to best enemies. Yan po ang abangan natin sa susunod na Biyernes, 8 a.m. Pilipinas time. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. May kami love shoutout po and God bless us all. Thank you so much.